Mga kaibigan, welcome back. Eto, may good news po tayo. Mga good news para dito sa pambato nating si Kai Soto, especially dito sa Gilas, Pilipinas. Isa sa concern nating mga fans about dito kay Kai Soto ay dito nga sa kanyang natamong mild injury sa kanyang likod. Nagpa-MRI ito nitong nakaraang mga araw lang, Saturday ata mga kaibigan. At mukhang lumabas na nga resulta nito kahit hindi natin nakikita. Base dito sa sinabi po ng ating assistant coach dito sa Gilas na si Coach Jong Wichiko. Eto, healthy na daw ang pambato natin. Nagpapahinga lang talaga ito para ready ito sa susunod na mga araw. Kasi mga kaibigan, papalapit na po ang China Tour ng Gilas, Pilipinas. At etong si Kai Soto, according mismo rin dito kay Coach Jong Wichiko, ay etong araw po ay makakasama ng team para nga dito sa tune-up games nila dito nga sa China. At ayon na rin po mismo kay John Brian Ulanday ng PhilStar, sinabi daw po ng ating SBP President Alpan Lillo, eto nga si Jordan Clarkson will join the Gilas Camp on August 6 in China. So in short mga kaibigan, makikita natin muli si Kai Soto at Jordan Clarkson dito pa lang sa China Tour nila. Sobrang nakaka-excite ito mga kaibigan, mapapanood natin muli ang Gilas with Kai Soto and Jordan Clarkson. Ang dates, eto ilistan nyo na po mga kaibigan sa China Tour, Gilas versus Iran, August 4. At after 2 days, Senegal naman mga kaibigan, so August 6 yan. Yan po ay pocket tournament in China. At meron pa tayong mga request for tune-up games dito nga sa Puerto Rico, meron pang mga inaayos din na games dito nga sa Montenegro at dito sa Mexico. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang most hyped NBA player of all time ayon mismo sa mga announcer sa NBA Summer League na naglaro ito, si Victor Wembanyama kaibigan. Alam nyo po ba, dalawang Hall of Famer ang hindi talaga nagugustuhan ang hype sa pangalan nito. Ito una nung nakaraan lamang si Tim Hardaway Jr. Ito po ay Hall of Famer din sa NBA. Ito para sa kanya, much better etong si Bol Bol kesa dito kay Wembanyama. Kasi ito daw si Bol Bol ay talagang NBA ready physically kumpara dito kay Victor Wembanyama. At nandito na ito sa NBA. Ito naman mga kaibigan, kakalabas lang si Tracy McGrady mismo ang nagsabi na huwag daw sabihin na hindi pa natin ito nakikita yung laro ni Victor kasi nakita na rin naman talaga natin ito dito nga kay Bol Bol. Yung kayang gawin ni Victor ay kaya daw gawin nitong si Bol Bol. Ito kaibigan, sinabi pa niya ito si Kristaps Porzingis 7-3 din. So yun daw mga kaibigan, kaya hindi niya nagugustuhan yung hype dito sa pangalan ni Victor. At dagdag pa nito, the hype is just crazy but I get it, it's the media. They're looking for a face for the NBA and you got to have a new star that you got to build around. So mga kaibigan, get na naman natin yung media talaga at ano dito, hype dito kay Victor. May dahilan po talaga yan kung bakit ganun, sobra talaga pag-promote sa kanya ng NBA. Kasi wala, alam natin mga kaibigan, may edad na yung mga superstar natin sa NBA, sila LeBron, sila Durant. Iba may edad na sila, ilang taon na lang itatagal nila dito sa NBA. Sino yung magdadala ng pangalan ng NBA o sino na yung magiging mukha ng NBA kapag nawala na yan, sinestep, di ba? Gets niyo yung point ko mga kaibigan? It's business talaga mga kaibigan. Eto mga kaibigan, ano mo sasabi nyo rito? Naunawaan nyo na po ba? Kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin na sobrang hype dito kay Victor Wembanyama.